kailangan nating balansehin ang material at spiritual. Karamihan kasi sa mga tao ay meron sila magiging extreme, masyado sila sa material or masyado sila sa spiritual. So sa simpleng salita, ang ibig kong sabihin doon sa material ay yung lahat ng kamunduhan, yung makakain natin, maiinom, makikita, mga nasa paligid natin, mga bahay at mga material na gamit na ginagamit natin araw-araw dito sa mundo ng tao. Tapos yung spiritual naman, yung mga hindi nakikita, hindi nadarama dito sa mundo ng tao. Tapos yung mga pinapangarap nga natin, halimbawa sa langit, tapos yung mga iba-iba pang mga spiritual na mundo. At kaugnay niyan, yung paggawa nga natin ng mga pagpapahalaga or mga values sa ating sarili, yung mga pagdasal, pagmeditate at paggawa ng mga sakripisyo, pagiging mabuting tao para makamtan nga natin yung spiritual na mundo na yon balang araw. Pero bago nga makarating doon sa spiritual na mundo na yon, ay makakaranas muna tayo ng pagbabago sa ating mga sarili, sa mga damdamin natin na magiging maginhawa, na parang langit na din yung pakiramdam natin na yon. Tapos doon sa material naman na mundo ay nagsisikap nga tayo para magkapera tayo, sumikat o maging magaling doon sa kung ano man yung trabaho or kabuhayan natin dito sa mundo ng tao at makilala para doon sa ambag na yon sa lipunan. Tapos syempre, kapag maka-contribute tayo sa lipunan ay makakabigay ang lipunan sa atin ng pera na magagamit natin para bumili ng mga material na kailangan natin. So ang tanong ngayon, bakit may mga tao na sobra naman na nangangamkam lang sila ng pera tapos wala silang pake sa kung ano yung moralidad o yung kabanalan? So nasasakripisyo nila yung spiritual. Tapos yung iba naman, sa sobrang gusto lang nila ng spiritual, nagpapakabanal sila pero napapabayaan naman nila yung pamilya nila. Tapos hindi sila nakakakuha ng sapat na pera para makaprovide sa sarili nila o di kaya sa pamilya nila. Ang iba naman ay lantarang pinapabayaan talaga ang sarili nila bilang mga ermitanyo na pupunta talaga sa bundok. Wala silang pake doon sa lipunan o sa mga material na bagay. Nagsisikap na lang sila na makasurvive sa matagal na panahon habang nagpe-penance sila or kung ano man yung sakripisyo na tinatawag sa kanila na gawin doon nga sa bundok bilang ermitanyo. So nakikita ko dito, lalo na para sa karamihan ng tao, ay hindi naman practical yung pagiging ermitanyo kung gusto nyo maging angat kayo sa spiritual. Tapos yung pagiging mga makamundo naman masyado or sobra, karamihan ng tao ay ganyan na nga ngayon. Pero yun nga, kaya nga ako dito nagpapaalala kasi sayang naman, kasi pwede naman natin ibalanse yung dalawa para maging maayos yung buhay natin. So paano nga ba babalansehin yung dalawa? So bago ko pag-usapan yan, ay pag-uusapan ko muna yung iba-ibang mga aspeto nga sa lipunan natin na hindi nga balanse yung pagtingin natin sa material at sa spiritual. Halimbawa ay tingnan nga natin yung pagiging practical versus yung idealistic natin. Yung practical kasi ay magagawa natin agad-agad sa lalong madaling panahon yung mga gusto nating gawin at may mga habits tayo sa araw-araw natin na maa-adjust natin para makamtan ngayon. Tapos yung mga idealistic ay para sa malayo talaga sa kinabukasan natin at lalo na yung mga involved yung maraming tao na hindi naman natin makokontrol kung ano yung isip ng ibang tao. So, ang pagbalanse nitong material versus spiritual na ito ay okay lang din na meron tayong mga hinahangad sa mga hinaharap natin na gusto nating mangyari, pero mag-focus lang tayo doon sa practical sa araw-araw nating magagawa at hindi tayo manghawak or hindi natin panghawakan yung mga kinabukasan natin na wala naman tayong kasiguruhan kung ano yung eksaktong mangyayari at kailan. Patuloy tayo na maging mahusay yung buhay natin at balanse sa material at spiritual. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.